Isinugod sa ospital ang mangingisdang si Ken Vicenal matapos siyang matusok ng nguso ng kanilang nahuling blue marlin sa dagat ng Sipalay City, Negros Occidental. Bumaba raw si Vicenal sa kanilang pump boat para kunin ang nahuling isda. Biglang nagpumiglas ang blue marlin na may habang di bababa sa isa't kalahating talampakan hanggang tumusok ang nguso nito sa kanyang likuran. Dumaan sa tagiliran ng mangingisda ang nguso nito at tumagos sa kabilang tagiliran. Mabuti na lang at walang tinama ang internal organs ng biktima na kasalukuyan ngayong nagpapagaling sa ospital. Sa kabila ng insidente, naibenta pa rin ng grupo ang nahuling isda. Nagpositibo naman sa paralytic shellfish poison ang ilang baybayin sa bansa. Sa inilabas na shellfish bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, positibo sa paralytic shellfish poison ang mga baybayin ng Biliran Province, bayan ng Leyte sa Leyte, Lianga Bay sa Surigao del Sur, Dawis at Tagbilaran sa Bohol, at Honda Bay sa Puerto Princesa, Palawan. Nagpositibo rin sa red tide toxin ang Puerto Princesa Bay. Dahil dyan, hindi ligtas kainin ang lahat ng uri ng shellfish mula sa mga nabanggit na lugar. Sa Bulacan, inirereklamo ngayon ng mga residente ang mabahong ilog na ito sa barangay Balite sa Malolos City. Bukod kasi sa amoy, nagkakasakit ang mga residente ang naninirahan malapit sa ilog. Ikinakatakot rin nila ang posibleng pagdami ng lamok sa lugar. Maging ang kalapit itong fisheries school, apektado na rin. Hindi na raw kasi sila nakakabuhay ng mga isda sa kanilang mga palaisdaan para mapag-aralan dahil sa tubig na dumadaloy mula sa nasabing ilog sa kanilang mga fish pond. Hinala ng mga residente, posible umanong nagsimula ang mabahong amoy ng ilog sa humalong langis at basura mula sa ilang industrial park sa lugar. Nangangabaho kami dahil itong fish pond na to, napakadami na hong kiti-kiti. Sa Mandaue City, naging makulay ang kauna-unahang Mandaue Pride March. Dinaluhan ito ng mahigit 4,000 miyembro ng LGBT community at supporters na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng Cebu. It's a sign maybe for me to express like who I really am. The city has long been considered the home of tolerance, the home of equality. And I think tonight's activity is an excellent testimony for that. Ngayong Hunyo, ginugunita sa buong mundo ang Pride Month para isulong ang pagkakapantay-pantay sa lipunan anuman ang kasarian. Kinagigiliwan naman ngayon ang Out and Proud na kargador sa Mega Market ng Kidapawan City. Minaman nilang kasi ng kargador na si Edgar Ayo ang pagbubuhat ng sako ng bigas na tumitimbang ng 50 kilo with poise at habang naka-high heels. Pinagmamalaki ko pa ito dahil dito sumikat ako. So ipinagpasalamat ko pa ito dahil kahit isa akong bakla or member ng LGBT community, kinaya ko po ang trabaho na panlalaki. Pero hindi lang daw puro aura at pagkembot ang ganap sa buhay ng Becky Kargador. Ang kanya kasing kinikita sa pagkakargador, kanyang ipinangtutustos sa kanyang pag-aaral tuwing Sabado at Linggo. Katrina Son, GMA News.